Okay, bago tayo magsimula, ang sagot sa ating katanungan kahapon, nagbibigay na, sinasakal pa, ang sagot ay bote. Ang panibago naman nating tanong mga kabayan, makinig maigi, ano ito? Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Tignan natin kung sino makakakuha ng tamang sagot mga kabayan, huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Nabibilang siya sa 6 tingero. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang kadyo. Taong 1993, Bacolod City, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa pantalan itong si Kadyo. Isa siya sa napakaraming porter doon. Sa murang edad ay nabatak ang pangangatawan niya sa trabaho. Nabugbog ang isipan sa pasanin ng pagiging padre de pamilya dahil maaga siyang naulila sa ama. 10 gulang si Kadyo nang simula niyang pasukin ang pagkakargador. Ito rin yung mga panahong hirap na hirap ang kanyang inang itaguyod silang 6 na magkakapatid. Kalaunan ay hindi na nakatiis at iniwan din sila nito. Kaya walang nagawa si Kadyo kung hindi ang kumapit sa patalim upang buhayin ang maliliit pang mga kapatid. Dahil sa tindi ng pangangailangan sa salapi, napilitan ng binatang magbenta ng droga. Pinasok niya din ang iba pang gawaing ilegal. Kasama na dito ang pagpupuslit ng mga kagamitan na galing sa bandang Indonesia. Bagaman labag lahat ito sa kalooban ni Kadyo, wala din siyang nagawa kung hindi ipagpatuloy ang nasimulan para sa kanyang mga kapatid. At isang pangyayari ang lubusang nakapagpabalik ng kalooban ng binata sa daang matuwid. Isang hapon habang nag-aantay na dumaong ang barkong galing sa Maynila, nag-uusap sila ng kanyang mga kasamahan. Ito din ang mga kasama niya sa pagbebenta ng ilegal na droga. Ayon sa mga kasamahan niya, may kargamentong ibababa mula sa barko na nagkakahalaga ng limpak-limpak na salapi. Hindi naman umimik si Kadyo at patuloy lang siya sa pakikinig sa usapan ng mga kasamahan niya. At dahil siya ang pinakabata sa grupo, siya ang naatasang pumasok sa bodega ng barko sa oras na dumaong ito at magsimula ng magbaba ng mga karga. Aba, teka naman mga pre. Eh bakit ako naman? Pagrereklamo ni Kadyo. Iba syempre ikaw. Ikaw ang pinakamaliit sa atin pre. Hindi ka mapapansin ng mga nagbabantay. Lalo na pag nagbabaan na yung mga pasahero. Wika ng isa sa mga kasamahan niyang itago na lang natin sa pangalang Renan. Dagdag pa nito, nakapag nagtagumpay sila na makuha ang kargamentong iyon, siguradong maaalis ni Kadyo ang mga kapatid niya sa squatter na tinitirahan nila. Hindi na tinigilan ni Renan ang binata hanggang sa napapayag niya ito. Kaagad inilahad ni Renan ang kanilang plano. At pagdaong ng barko ay dito na sila nagsimula. Nakatutok si Kadyo sa pintuan ng bodega kung saan nagbababa ng mga kargamentong isinasakay naman sa container van. Sinabi din ng mga kasama niya kung ano ang dapat niyang hanapin. At nang makahanap ng tiyempo, mabilis siyang pumuslit papasok ng bodega. Hindi siya napansin ng mga payinante. Dahil na din abala ang mga ito sa kakatingin sa binti ng mga dalagang bumababa sa barko. Nang masipat niya na ang bagahe, napakamot siya sa ulo dahil isa itong malaking kahon. Nag-isip ang binata kung paano niya ito mabubuksan. Tinignan niya ang buong kapaligiran. Nakakita siya ng gamit na pangbukas sa mga kahong yari sa kahoy. Sakto namang malapit lang sa makina ng barko ang bodega. Kaya kahit anong pagbungkal ang gawin niya, walang makakarinig sa kanya. Sinimula ng binata ang pagbukas sa kahon.
At nang mabuksan niya ito, nanlumo siya dahil ang laman ng kahong sinasabi ng kanyang mga kasama ay mga lumang kagamitan lamang. Napakamot na lang sa ulo ang binata. Kaagad siyang bumaba ng barko. Sa kasamaang palad, may nakakita sa kanya at kaagad siyang sinaway. Dali-dali namang tumakbo si Kadyo. Ngunit nakatawag ng pansin ng iba pang pahinante ang pagsigaw ng nakakita sa kanya. Kaagad siyang kinuyog ng mga ito at dinala sa presinto. Pagkarating niya doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na napakagara ng kasuotan. "Eto ba yung batang nagtangkang nakawe ng mga kargamento ko? Aba, ano ba sa tingin mo? May mapapakinabangan ka ba doon?" Wika ng matanda at umiiling lang si Kadyo. Laking gulat niya nang sabihin ng matanda na hindi siya magsasampa ng kaso dahil wala namang nawala. At ang mas kinagulat ng binata, nang sinabi nitong hindi niya ito ipapakulong. Talaga po Manong, maraming salamat po ah. Saka patawarin niyo po ako kung sinubukan ko po kayong pagnakawan. Marami pong salamat Manong. Pagpapasalamat ng binata. "Wala yun. Hindi naman natuloy ang binabalak mo. Pero bilang kapalit ng hindi pagpapakulong sa'yo bata, halika, samahan mo muna akong magkape. Medyo matagal pa bago nila maikarga ang lahat ng kargamento ko doon sa sasakyan." Wika ng lalaki. Nagtaka si Kadyo sa kinikilos nito dahil sa kabila ng kanyang ginawa, napakabait pa din ito sa kanya. Pagkarating nila sa isang kapihan ay hindi na nagsayang pa ng panahon ng binata. Kaagad na siyang nagtanong sa matanda. "Manong, bakit po napakabait niyo sa akin? Kahit na sinubukan ko po kayong nakawan." Diretsyong tanong ni Kadyo. Napangiti naman ang matanda at tumugon. "Alam mo, may mga taong naisilang na may kakayahang tumingin sa pagkatao ng kanyang kapwa ng tagusan. Isa ko doon bata. Oo, magnanakaw ka at nasa ilegal na trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun masamang tao ka. Ginagawa mo lang ang lahat ng yan para sa ikakagaan ng buhay ng pamilya mo." Wika ng matanda. Halos maibuga ni Kadyo ang iniinom niyang kape. Dahil nagulat ito na alam ng matanda ang kanyang pinagdaraanan. Ang init ng kape. Pero Manong, paano niyo po nalaman yung trabaho ko? Minamanmanan niyo po ba ako? Tanong ni Kadyo. Muli namang natawa ang matanda at nagwika nang. "Ay nako, kagaya ng sinabi ko, kaya kong makita ang pagkatao mo bata. Alam kong hindi ka masamang tao. Napipilitan ka lang na gawin ang mga ginagawa mo para sa mga kapatid mo. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo bata. Sumama ka sa akin, babaguhin ko ang buhay mo." Wika ni Mang Claudio. Sa hindi maipaliwanag na kadaylanan, tila gumaan ang loob sa kanya ni Kadyo. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Na tila kilala niya ang taong iyon simula pa nang isilang siya. At dahil sa sinabi nito, kaagad iniwan ni Kadyo ang kanyang trabaho sa pier. Sumama siya sa matanda papunta sa bayan ng San Carlos. Kasabay ng pagsama niya, pinasundo din ng matanda ang kanyang mga kapatid dahil alam nito na hindi makakampante ang binata kapag wala sa tabi niya ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Kadyo nang makita ang tahanan ng matanda. Isa itong lumang mansyon sa tuktok ng Borol malapit sa dagat. "Maligayang pagdating sa tahanan ko. Malaya kayong makaikot sa paligid at ituring yung sarili niyong pamamahay ito." Wika ng matanda sabay pasok sa loob ng tahanan. Kaagad namang sumunod si Kadyo sa kanya. "Ate ka lang po Manong, hindi pa po ako nagpapakilala." Wika nito. Ngunit hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil kaagad itong dinuktungan ng matanda. "Kadyo ang pangalan mo. Edad 17 at dating magnanakaw.
Pero simula ngayong araw na to, magbabago na ang lahat sa'yo. Wika ni Mang Claudio sabay pasok sa isang silid. Naiwan namang nakatulala ang binata. Naguguluhan nito sa mga nangyayari. Naglalaro sa isipan niya kung paanong nalaman ng matanda ang lahat sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasagot ang lahat ng kanyang katanungan. Isang umaga, pagkagising ni Kadyo, nagulat siya dahil napakaraming tao sa bakuran ng mansyon. Nakadungaw siya sa bintana ng silid ng mga panong iyon at nakita niya ang matandang naglalakad palabas ng tahanan. Nakita niyang nagkakagulo ang mga tao nang masilayan nila ang matanda. Isa-isa silang lumapit dito upang magmano. Napatingin sa kanya ang matanda. Ngumiti at nagwika nang, "O Kadyo, gising ka na pala! Halika, magsisimula na ang pagsasanay mo!" Wika ni Mang Claudio. Bigla namang kumunot ang noo ng binata. Ngunit kahit naguguluan ay kaagad na din itong lumabas ng kanyang silid. "Magandang umaga po, Manong Claudio. Bakit ang dami pong tao? Saka, ano pong pagsasanay yung sinasabi nyo?" Kaagad namang pinaliwanag ng matanda ang lahat. Ayon dito, isa siyang kilalang manggagamot sa lugar. At dinarayo siya ng mga tao mula sa mga karatig bayan, maging ng mga taga-ibang probinsya. Inikot ni Kadyo ang kanyang tingin at nakita niyang halos lahat ng naroon ay may karamdaman. Mga may hirap at walang kakayahang magbayad ng malaking halaga para magpa-ospital. Habang nagmamasid sa paligid, tinapik ng matanda ang kanyang braso. "Sige na, ianda mo na ang mga upuan ng mga taong yan. Magsisimula na tayo sa gamutan." Uwi ka ni Mang Claudio. Kaagad namang kumilos si Kadyo. Tila kusang gumagalaw ang kanyang katawan upang sundin ang inutos ng matanda. Matapos niyang ayusin ang isang kwarto, kaagad naman siyang naupo sa tabi ni Mang Claudio. "Iho, nakakita ka na ba ng himala ng amang may lika? Kung hindi pa, ngayon mo to masasaksihan." Wika ni Mang Claudio sabay lapit sa pinakaunang pasyente. Nakaratay lang ito sa higaang buhat-buhat ng kanyang mga kamag-anak. Naupo ang matanda sa tabi nito at kaagad na inilapat ang kanyang mga palad sa noo ng pasyente. Nakapikit ang mga mata ng matanda na tila may kung anong dasal na inuusal. Nakita ni Kadyo ang kalagayan ng ginagamot ni Mang Claudio. Isa itong paralitiko. Ngunit nang hawakan nito ang kamay ng babae, dahan-dahang hinila patayo. Nagulat ang lahat nang biglang bumangon ang babae. Unti-unting inangat ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong makatayo. Halos hindi magkamayaw ang mga tao sa nakikita nila. Maging si Kadyo ay hindi rin makapaniwala sa mga nangyari. "Sa ngalan ng amang may likha, inuutosan kitang lumakad. At simula sa araw na to, iwinawaksi ko ang anumang sakit na nasa katawan mo. Humayo ka at huwag nang magkasala pang muli." Matapos itong sabihin ni Mang Claudio, kaagad na naglakad ang babae. Naluluha pa ito habang humahakbang papalapit sa matanda. Nang makalapit siya ay kaagad nitong niyakap si Mang Claudio. Lubos-lubos ang pagpapasalamat nito sa matanda. Ngunit iisa lang ang sinasabi nito sa lahat ng kanyang mga pasyente. "Sa amang may lika ang pasasalamat dahil ako ay kasangkapan lang upang mapatupad ang kanyang kalooban." Simula ng araw na yon, niyakap ni Kadyo ang pagiging manggagamot. Sinanay siya ng matanda sa mga dasal at mga paraan nito. Namanata din ang binata na kailanman ay hindi siya mag-aasawa. Isinabuhay niya ang 10 kautosan ng ama. At dahil dito, nagtagumpay siya sa kanyang pagnanais na maging mahusay na manggagamot. Fast forward tayo ng 5 taon.
Edad 22 na si Kadyo nang una niyang maranasan ang pakikipagtuos sa isang mangkukulam. At dahil unang karanasan, nasa tabi niya ang kanyang maestro. Tandaan mo, iho, sugo ka ng ama. Ang mga diablo ay nasa paanan mo lang. Wika ni Mang Claudio bago siya magsimulang manggamot. Tumangulang ang binata at sinimula na ang mga dapat gawin. Naituro sa kanya ni Mang Claudio ang lahat ng hakbang. Lalong-lalo na, kailangan niyang pasanibin ang mangkukulam sa katawan ng pasyente. Maalam din sa mga dasal si Kadyo ng mga oras na yun. At hindi kagaya ni Mang Claudio, hindi hinahawakan ng binata ang kanyang pasyente. Nakaupo lang ito sa tapat ng babae at nagsimula na itong mag-usal ng dasal. Nang ihipan niya ang noo ng pasyente, kaagad itong nawalan ng malay. At nang muli itong dumilat ay tumawa ito ng napakalakas. Aba, ang lakas ng lobong tumawa. Tignan natin kung hanggang saan niyang tibay mo. Ngayon, baka gusto mong magpakilala sa akin. Wika ni Kadyo. Kaagad namang tumugon ang nakasanib. Sa nakikita ko, isa na namang nangangarap na albularyo ang karap ko. Marami na akong napatay na kagaya mo. Kaya kung ako sa'yo, ititigil ko na ang ginagawa ko. Wika ng nakasapi at kaagad namang nagsalita si Mang Claudio. Iho, ikubli mo ang sarili mo. Madali kang matutunton ng nilalang na yan. Wika ni Mang Claudio at kaagad naman itong ginawa ng binata. Matapos niyang mag-usal, kaagad niyang binalikan ng pasyente. Sa pagkakataong ito, pilit itong nagtatakip ng kanyang mga mata. Huwag kang magtago sa liwanag. Wika ng nakasanib. Kaagad namang naupo si Kadyo sa harapan ng pasyente at nagsimulang magtanong. Ngayon, magsasalita ka na ba o gusto mo pang makipaglaro? Matapos niyang sabihin ang mga katagang ito, bigla na lang umangil ng malakas ang nakasanib. Muling nag-ihip ng dasal si Kadyo at tuluyang nanigas ang katawan ng pasyente. Hindi nito maikilos ang kanyang katawan at mata na lang ang naigagalaw niya. Maniwala man kayo o hindi, nihibla ng buhok ng pasyente, walang hinahawakan si Kadyo. Ngunit nagagawa niyang parusahan ang nakasanib gamit lamang ng pagtitig niya. Ano na? Hanggang diyan ka na lang ba? Ang lakas naman kasi ng loob mo namang hamon, eh wala ka naman palang ibubuga. Ngayon kung hindi ka magsasalita, mas mabuting ipadala na lang kita sa impyerno para magkita na kayo kung sino man yung lumikha sa'yo. Wika ni Kadyo sabay tapat ng kanyang palad sa noo ng pasyente. Akmang mag-uusal na sana ito ng dasal, nang bigla siyang pigilan ng nakasanib. Teka lang. Oo, aamin ako. Napag-utusan lang ako ng taong malaki ang galit sa babaeng to. Wika ng nakasanib. Pinaliwanag niya kung ano ang pinagmulan ng lahat. Ayon dito, ang pasyente ay isang kawaninang isang bangko na pinagsanlaan ng lupa ng napagawa. At dahil sa laki ng pagkakautang ng taong iyon, binawi ng bangko ang lupa dahilan para ipakulam niya ang pasyente. Nang matapos maipaliwanag ng nakasanib ay muli siyang nagsalita. Alam mong masama ang ginagawa mo at labag yan sa kautosan ng ama. Kaya naman dapat kang mamatay. Wika ng binata. Kaagad nag-usal ng mga dasal sa kanyang palad sabay tutok sa noo ng pasyente. Napasigaw ang nakasanib habang nagmamakaawa. Humihiyaw ito sa sobrang sakit na parang nasusunog. Maya-maya pa ay nawalan na ng malay ang pasyente. Nang magising ito ay wala siyang maalala sa mga nangyari. Sinabihan na lang siya ni Kadyo na gagaling na siya
dahil natanggal na ang sumpa ng mangkukulam sa kanya. Inakala ni Kagyo na ito na ang una at huling engkwentro niya sa mga mangkukulam. Ngunit 2 araw lang ang nakalipas, may lumapit sa kanilang isang lalaki. Namamagana ang mga binti nito at halos hindi na makagalaw. Ayon sa mga kasama, ang huling naalala nila ay nagkaroon ng kaalitan ang lalaki sa pasugalan. Tinakbo nito ang pera ng mga kalaban niya. Nako naman, Manong, alam mo naman na masama yung manggulang, di ba? Wika ni Kadyo. Ngunit sa halip na maging maayos ang pakikitungo ng pasyente sa kanya, sumigaw pa ito sa kanya. Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Nandito ko para magpagamot, hindi para pangaralan ng batang kagaya mo. Wika nito. Natawa na lang si Kadyo at kaagad na tumayo. Sabay wika nang. Wala akong pakialam sa'yo. Sige na, makakaalis ka na. Wika ng binata sabay talikod. Ngunit pinigilan siya ng 2 kasamang pasyente. Pakiusap po, gamutin niyo po yung tatay ko. Pasensya na po kayo dahil sobra na po yung paghihirap niya. Sana po maunawaan niyo siya. Wika ng dalaga. Muli itong nilingon ni Kadyo at tinugon. Nauunawaan ko ang kalagayan niya. Pero kung ganyan ang asal ng tatay mo, aba, maganap siya ng manggagamot na sisigaw-sigawan niya lang. Wika ng binata. Narinig ito ni Mang Claudio kaya kaagad niyang sinaway ang mag-aaral. Iho, hindi ganyan ang pakikitungo sa isang pasyente. Unawain mo ang kanilang pinagdaraanan. Ilagay mo ang sarili mo sa kanilang posisyon. Wika ng matanda. Kaagad namang sumabat ang pasyente. Tama, mabuti pa yung matanda marunong mag-isip at umunawa. Wika ng lalaki. Ngunit hindi niya na naituloy ang sasabihin. Dahil kaagad din siyang nilingon ni Mang Claudio at tinitigan ng masama. Itiko mo yung bastos mong bunganga. Nasa loob ka ng pamamahay ko at ikaw ang nangangailangan. Kaya huwag kang umasta na parang mga utosan mo kami. Una sa lahat, kasalanan mo ang nangyari sa'yo. At huwag mong idamay ang mga taong nasa paligid mo sa pagkamiserable ng buhay mo. Wika ni Mang Claudio. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang napaiyak ang pasyente at nagmakaawa. Pakiusap, Manong, pagalingin niyo po ako. Pinagsisisihan ko naman po yung ginawa ko at pangako po na sa oras na gumaling ako, isusuli ko po yung pera na itinakbo ko sa mga kasama ko. Wika ng lalaki. Kaagad namang tumingin si Mang Claudio kay Kadyo, na nooy nakakunot pa din ang noo. Sige na, Iho. Gamutin mo na. Utos ng matanda at kaagad namang sumunod ang binata. Sinimulan niya ang panggagamot at napag-alaman niya na hindi kulam ang dahilan ng pamamaga ng binte. Manong, magpunta po kayo sa doktor dahil mataas ang uric acid nyo. Beri-beri po ang nararamdaman nyo at hindi kulam. Wika ng binata. Kaagad namang sinunod ng lalaki ang sinabi nito. Dahil ang totoo, hindi pa pala nakakapagpatingin sa doktor ang pasyente. Nang sumunod na araw, bumalik ang lalaki kasama ng kanyang anak. Nakatungkod pa din ito. Ngunit nagagawa niyang iapak ang kanyang mga paa sa lupa. Pasensya ka na sa inasal ko nung mga nakaraang araw, bata. Tama ka nga. Malala na yung rayuma ko pero unti-unti namang gumagaling. Maraming salamat sa iyo, ah. Wika ng lalaki. At dahil sa pangyayaring iyon, nagsimula nang kilalanin si Kadyo sa San Carlos. Sa paglipas ng maraming taon ay namaalam na ang kanyang guro. Napagpasyahan ni Kadyo na muling bumalik sa siyudad ng Bacolod upang doon muling mamuhay. Iniwan niya ang kanyang mga kapatid na noon ay may sarili ng trabaho at nasa maayos ng kalagayan.
naway nagustuhan nyo ang unang kwento ng anim na mga antingero. Isa sa mga taong bumubuo ng samahang Bertudes del Negros na si Kadyo. Abangan pa natin ang kwento ng limang antingero. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang kwento ng limang antingero sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Paalam.